Okay, so nandito po ako ngayon para ipakita sa inyo yung build na ginawa namin at a 65K budget. And we chose na Tecware Vega yung chassis na gagamitin natin. And syempre, pangako ko nung nakaraan na as soon as matapos itong unboxing na to, papasundan ko kagad ng build log or step-by-step guide on how we will build a system unit using this Tecware Vega chassis. Sad to say nga lang, nagkaroon tayo ng konting problema dun sa mga kuha natin. So, dun sa last part na lang nung build, yung medyo nakuha na ng maganda. So, with this, I will still be showing you how we mount the radiator. Kasi kadalasan yun yung pinakamadalas sa tinanong dun sa comment eh. Pwede bang mag-mount ng radiator sa taas? Kasya ba talaga? Kasi dun sa spec sheet na nakalagay, hindi naka-specify kung pwede tayong maglagay ng 240mm radiator dun sa taas or 280mm. So, actually, ang na-discover natin, marami tayong discover na pwede at saka hindi pwede. So, yung kasi yung maganda pag talagang gusto mo na talagang i-review yung isang chassis, is talagang dapat maglagay ka na ng mga components, kompletohin mo yung mga components. Doon mo malalaman kung may mga restrictions or kaya may mga hindi pwede. Okay? And then, mga compatibility na hindi na ilagay sa specification pero actually pwede naman pala. So, before I will talk about the casing and kumbaga magbigay pa ng mga additional na feedback, kasi may mga hindi na ako babanggitin dito sa video na to about sa Tecware Vega, sa chassis na to. Kasi nabanggit ko na dun sa unboxing. Kumbaga na-review na natin during the unboxing. So, may mga hindi lang ako nabanggit dun. And yun yung babanggitin ko naman dito. And if may magiging kulang po, ayun po. Balikan nyo na lang po yung previous na unboxing natin. Dun yun na po malalaman yung iba pang informations. Okay? So, before we will proceed, panoorin nyo muna po kung paano namin ginawa yung system unit with the Tecware Vega chassis. We're about to turn it on.
magandang nangyari after the build log is marami tayong mga na-realize. Unang-una dyan, ayun nga po, pwede pala tayong mag-mount ng 240 radiator sa taas. Pero sa isang kondisyon, if you will mount a 240mm radiator, dapat ang memory mo is low profile o kaya yung mga hindi kataasan. So most of the RGB RAMs, medyo matataas yung mga height ng mga yan. And ang mga RAMs na pwede kong isuggest is yung mga Kingston HyperX, yung mga Crucial Ballistix Sport LT, yung Corsair Vengeance. So if you are planning to go for a Trident Z, a Nighthawk, o kaya ayun, ang pwede mo pa ng RGB na RAM pa is yung Gigabyte Aorus RGB. Ayun, pwede yun. Pero kung if you will be going for those Avixir Tesla or yung mga medyo matatangkad, hindi po siya pwede. Kasi nga po, tatama na po yung RAM dun sa radiator. So, medyo ma yung clearance ng top panel at saka yung motherboard is napakalapit lang. So, wala siyang offset. Hindi po siya naka-offset sa taas. So, yun yung isa sa mga cons niya. Pero anyway, yun yung sabi ko, for the price, it's good. And for the design, syempre, hindi siya siguro na-design na para sa ganyan. Pero ang maganda namang ginawa ni Tecware, kaya kung bakit naging compatible yung 240mm sa taas, pwede kasing maglagay ng 280mm fan sa taas. So, I'm sorry, 140mm fan sa taas. So, ibig sabihin, meron siyang butas sa gitna and then meron siyang butas sa labas para sa mga mas malalaking fans. And yun ang ginamit natin na kumbaga option na pwede nating ilabas ng konti to para kumbaga iharap ng konti. Kunwari yung side panel ayan, ano? Yung side panel is nakaharap ka sa side panel, pwede mong i-adjust yung radiator palabas ng konti para yung paglalagyan ng RAM or yung pagmamount ng RAM is merong magkakaroon ng konting allowance para pwede kang mag-mount ng RAM. Pero actually, kung 240 or 120mm fan lang yung pwede nating ilagay sa taas ng casing, napaka-imposible pong maglagay tayo ng 240mm radiator. Not unless ang gagamitin mong fans is yung mga slim fans. Kadalasang mga fans na to is meron sila silverstone, yung mga gayon. So, possible pa rin. Pero, slim fans yung gagamitin natin para sa radiator. And then for the second thing is na na-realize namin lately is hindi lahat ng board is nakahanda ngayon para sa mga ARGB header ports. So, nataon and most of the time sa mga lumabas lately na bang for the buck AIO coolers, fans, and chassis katulad nitong Tecware F3, Tecware Vega, ARGB header ang kailangan niya, yung 3-pin header. And hindi po lahat ng board is merong ganun. So hopefully by the next generation ng mga boards is maglalabas na sila at may lalagay na silang ARGB header. Pero ang pinakamagandang ginawa na naman ni Tecware dito is kahit walang ARGB header yung board mo, you can still control the lights, yung lightings niya using the remote. So possible pa rin siya. Unlike other fans out there na kung wala ng RGB header, sorry ka na, hindi na iilaw yung fan mo. And lastly is yung temperature. Bali, ang ginawa na namin kanina is we tried to test the unit with a few games. Far Cry 5, yun yung talagang ginamit namin na pinang benchmark din para dun sa temperature. And GTA 5, Need for Speed, and Tekken yata yung nilaro nila kanina. For almost an hour, medyo accurate naman na siguro yung lumabas sa amin, yun yung nilatag namin kanina. And if may experience na kayo, alam nyo na yung mga temperatures ng mga builds or common na temperatures ng mga builds, masasabi nyo na kagad na sakto lang yung temperature niya. Hindi siya yung sobrang baba, pero hindi rin siya yung sobrang taas. So, for that aesthetics na naipalabas sa Tecware Vega, yung aesthetics ni Vega, okay na siya kung ganun yung temperature niya. Yung nailatag natin kaninang temperature. We use the HW monitor software pala para dun sa pagkuha ng temperature since wala pa tayong pambili ng mga hardware devices to do those benchmark. So, software based muna. So, bali, ang sukat ko lang kanina is yung GPU at saka yung CPU
Kasi kahit pa paano yung mga part na yun is medyo accurate naman yung mga pinapakita nila in terms of dun sa software side. Anyway, yun lang yung masasabi ko muna as of now with the Tecware Vega build. So sa mga nagbabala dyan for a 60K, 50K budget, I think this is one of the best chassis that you may choose para kahit paano may maximize yung mga budget nyo para sa components. So you can avail better video card, better processor, or better hardware kung Tecware Vega yung gagamitin natin. Okay, so that's it. Kung may mga suggestions kayo, comments, recommendations, may mga gusto kayong build lugs na budget, like for example 20k, 30k, or 40k, feel free to comment down below. And kung may mga tanong kayo regarding this Tecware Vega chassis, comment nyo lang po dyan. Or baka naman hindi nyo pa napapanood yung unboxing natin and insights, nandun siguro yung sagot ng mga tanong nyo. Pero kung may mga na-miss talaga ako at napanood nyo na rin yun, i-comment nyo lang po dyan para sa susunod na build vlog natin with this Tecware Vega chassis again, sa susunod na client build, doon ko po babanggitin. Pero I think ang nag-focus lang kasi yung sagot ko ngayon doon sa katanungan na kung pwede ba yung, ano ba yung temperature nyo sa loob and yung compatibility ng AIO coolers. And ayun po, kung gusto nyo po po ng mga maraming videos like this soon or build vlog soon, ayun, mag-subscribe lang po tayo and like din po kayo kung nagustuhan nyo yung video natin. And ayun po, ang susunod natin is the InWin 303 build block. Block build po yun with an RTX 2070 of Asus and the Intel Core i7-9700K. And then, worth 50K and below build vlog. That's it and thank you.